Baba. Boy po. Welcome back mga kasisig. If you are new to this channel, please consider to subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa panibagong video kagaya po nito. Muli, samahan niyo ako sa isang kapanapanabik at maaksyong labanan sa ilalim ng dagat. Ayan, kamusta po mga kasisid? Bali, dadayo naman kami, kasama ko pa rin sila, no? Sila Dante, tapos si Angelo. Inantay namin sila Katribol Babin, si Katribol Eboy, tapos si Dundun yung may-ari ng bangka. Andun pa kasi sila. Bali, dito kasi dito ba kung sa ano? Barangay Santo Niño. Low tide kasi dun sa ano? Lugar ni Dundun, kaya dito namin nilagay yung bangka. Sama natin yan. Dito muna kami nag-dumaong. Inaantay lang namin tapos alis na kami. Yung spot na pupunta namin ngayon ay ano, doon sa Marabilia. Sa favorite spot namin. So ayan mga kasisid, tara, samahan niyo ulit kami sa panibagong paninisid natin. Let's go! Oh, ano ho? Ayan mga kasisid, si ano, Dondon tsaka si Katribol Babin. Andun na si Katribol Eboy. Yan, alis na kami dahil papadilim na. Ayun sila namin, no? Nakahanda na po kami at nakahanda rin ang aming mga gamit. Kaya naman mga kasisid, samahan nyo kami. Tara, biyahe tayo sa lugar na aming pupuntahan. Ang Marabilia Labisaris Northern Samar ay malimit dayuhin ng mga mangingisda sapagkat dinadaanan ito ng malalakas na agos na nagmumula sa magkabila ang direksyon. Kaya naman maraming mga isda ang napapadpad dito at bukod sa mga isda na aming nahuhuli, makikita rin dito yung mga pawikan, mga pating, sign ito na talagang mayaman ang kanilang marine ecosystem or ang kanilang marine life. At pagkatapos ng mahigit kalahating oras na aming pagbabiyahe ay narating din namin ang lugar na aming pagpapanahan at nakarating kami dito ng maliwanag pa. Andito lang kami sa spot mga kasisid, kararating lang po na medyo maaga pa, medyo maliwanag pa dun sa ano, may Bicol region. So pahinga lang muna kami ng konti, relax lang muna, maya maya gagayak tapos dive na kami. Dive na si Mater. At eto mga kasisid, pagkatapos ng ilang minuto na aming pahinga, naggayak na rin kami at ayan, nagbibihis ng grupo at ako nakabihis na rin. Ayan, nakaready na ako. Ready to dive na tayo mga kasisid. Kaya naman, tara, samahan nyo kami sa ilalim ng dagat. Handa na bang lahat? Sali di malamig! After ng warm-up dive, eto ka nang bumungad sa atin mga kasisid, isang two-part rabbit fish or taragbago kung tawagin dito sa amin. Isang first class na isda, 200 per kilo ito kung bilhin sa amin ng mga buyer. Napakasarap na isda pero napakasarap din mga tinig. Another dive, eto bumungar kagad, yellow band, fusilier or talagang bukid or sulit kung tawagin dito sa amin. Second class ito na isda mga kasisid, or kung tawagin dito sa amin ay assorted. Nasa 160 po ang kilo nito. Napakasarap din na isda, lalong lalo na sa sinabawan. Eto pa, isang uri ng samaral or kung tawagin ay honeycomb rabbit fish, or kung tawagin dito sa amin ay panigwisan. Napakasarap din na isda, first class din, 200 per kilo, same ng taragbago, pero masarap din ito, makatinig mga kasisid. Another dive at eto mga kasisid, supposed to be dapat ang target ko dito ay yung unicorn fish, pero biglang dumaan sa harapan ko itong yellow band fusilier, dalagang bukid, kaya ito na yung pinili natin. Syempre, mas mahal ito kaysa unicorn fish. Unicorn
naman sana target na advances. Pero mas mahal ito. Inububugan eh. Another dive at eto, isang good size na unicorn fish. Marami talaga ito dito sa part na to, kaya lang talagang tsatsagaan mo talaga kasi napakalalim talaga nila. Halos nasa 7 o 8 dipa ang spot na ito, mga kasisi. Eto, dalagang bukid na naman, bumungad na naman sa atin mga kasisid. Sinasamantala namin ang pagkakataon na ito habang may agos pa dahil talagang labasan nila. Pero kapag kumalma na ang agos, ayun, wala na sila. Napupunta sila doon sa mga malalim na part. Biglang bungad sa harapan ko ang pusit nito, kaya naman inalog ko yung aking flashlight dahil wala itong blinker at ayun, effective naman. Yan ang technique kapag nakakita ng pusit para hindi tumakbo, inaalog lang yung ilaw or kung may blinker yung mga flashlight nyo, yun, i-blink nyo lang, effective, hindi yung tatakbo, siguradong mauhuli nyo yun mga kasisid. Pusit ko! Another fish of the night. Isang good size na yellowman fusilier. Pero teka, ayun, the place ang tama mga kasisid. Sayang, malaki pa naman sana. Pero okay lang yan, bawi na lang tayo next time. At eto, bumungan kagad unicorn fish na naman mga kasisid. Malapad na. Ayan, sa pool. Masarap na panghihaw. Ang kilo nito na sa amin mga kasisid ay 70 pesos to 80 pesos ang kuha sa amin ng buyer. Kaya minsan, yung ginagawa namin kapag marami, inuulam na lang namin. Tapos yung mga assorted na lang, yun na lang ang pinapakilo namin. Ay, masapang ihaw. At eto pa mga kasisid, kalahating kiluhin na rin ito. Malaki na rin ito, malapad na yan o. Sa pool na naman. Nakatagpo talaga kami ng bahurang. Ganito ang labas ng isda. Halos puro dalagang bukid at mga unicorn fish or kung tawagin ito sa amin ay balawison. Sa English nito ay blue tail unicorn fish. Eto pa, halos magkakatabi lang ito mga kasisid pero eto ang target natin, yung mas mahal. Pero una ko talaga nakita yung unicorn fish. Kaya yung ginawa ko, sininyas ko kay Katribble Iboy para panain, para hindi naman masayang yung unicorn fish na yon. Pinili natin yung mas mahal mga kasisid, syempre. Eto, yung honeycomb rabbit fish or yung samaral. Panigwisan kung tawagin dito sa amin. At yung unicorn fish na yon ay nakuha naman ni Katribble Iboy. At eto, ayan, sa pool kay Katribble Iboy, yung unicorn fish. May kalaliman ito mga kasisid, mga nasa 7 or 8 ang spot na ito. Yan sana ang target ko. Nakita ko sa maral, mas mahal ito. Ito na lang. Eto pa. Magkatabi lang talaga ito mga kasisid dito. Napakalapad ng mga isdang ito. Sasarap pang ihaw. Ito mga kasisid, nakita ko na ito kanina, binalikan ko lang, good size variety of unicorn fish. Ito po ay orange spine unicorn fish or parehong kung tawagin dito sa amin. Marami din ito dito sa spot na to. Napakasarap po na at napakalinamnam ng lasa ng laman nito mga kasisid. Paborito ko ito, lalo na sa pinaksiw. Another fish of the night, eto bumungad, yellow band fusilier na naman. Marami talaga ito dito kapag malakas yung agos. Kaya naman, eto, sinasaman talaga namin dito. Kailangan lang dito, panain mo ng sentro sa katawan. Dahil kung medyo the place, dahil malikot ito, napupunit. At eto, nakasiksik. Isang original na unicorn fish. Ayan, surahan. Siksik na siksik. Andun sa pinakailalim ng corals. Pero syempre, hindi natin ipapaligtasin yan. Masarap na pang ihaw ito eh.
isa sa mga paboritong isda ng mga kababayan natin. O kahit sino naman, kasi napakalilamlam din ng laman nito, mga kasisil. At eto, mga kasisil, sa sobrang baba ng corals na pinagtaguan ng isdang ito, halos sumayad ng dibdib ko sa buhangin. Pero syempre, hindi natin papaligtasin yan. Sapul yan. A good size black spot snapper, or arungan kung tawagin dito sa amin. Aswerte din ito, mga kasisid. Bali, kasama ito ng mga dalagang bukid. 160 rin ang kilo nito. At eto pa, teka, ano ito? Ayun! Isang emperor, or kung tawagin dito sa amin ay katambak. Good size na rin ito, mga kasisid. 160 rin ang kilo nito kasama ng mga dalagang bukid. Malimit ito sa mga buhanginan na kasandal lang sa gilid ng bato. Doon sila naninirahan or nagtatago, nagkukubli. Another dive, at eto, katambak ulit or emperor fish. Minsan, kahit nasa harapan mo na ang isdang ito, mga kasisid, minsan hindi mo talaga siya mapapansin dahil nagkukulay ba to or nagka-camouflage sa kanyang pinagtataguan. Kailangan lang dito ang linaw ng mata. At eto, isang red big eye, or kung tawagin sa amin ay kuwaw. Masarap sa paksiw. Kapag pasilip na yung buwan, mga kasisid, dun sila lumalabas, yung ganitong klase ng mga isda. Grupo kong lumabas ang mga isdang ito. Uy! Yun o, pagdan ko sa mabawa na part, nakita ko buntot. Kaya pinala ko kaagad, pero hindi ko alam kung anong klaseng isda. Kaya naman nung hinila ko na siya, kasi medyo na-stuck sa batuhan, yun, isang uri pala ng katambak. Malaki na, mga kasisid, siguro mga nasa 400 grams na siguro ito. Ayan o, kita nyo naman yung kamay ko tsaka yung isda. Ang laki na nito, mga kasisid. Ayos na ayos. Nasa mababaw na part lang yung ispat na dinadaanan ko ngayon, kasi yung banda doon sa malalim, doon sila katribol iboy at katribol babin. After nang dive, mga kasisid, umahon at umakyat muna kami sa bangka dahil sinalin muna namin yung mga kuha naming mga isda dahil medyo mabigat na rin sa likod namin. Medyo may kabigatan kapag nagda-dive na kami. Kaya ito, isinalin muna namin. Unang dive pa lang, nakarami kaagad kami, mga kasisid. Halos, ayan, kita nyo naman, punong-puno agad yung styrofoam na dala namin. At eto, after namin makapagkape at makapagpahinga ng konti, ayan, balik dive ulit tayo, mga kasisid. Tara, samahan nyo ulit kami, dive ulit tayo. Ay! Ha! Balabeg! Warm up dive ulit tayo, mga kasisid, at medyo may kabigatan yung kape at tinapay na kinain namin kanina. Kaya dito muna ako sa mababaw na park, baka mamaya pag nandun ako sa malalim, pinilit ko, baka isuka lang natin yung ating kinain. At medyo may kalamigan na dahil pangalawang dive na ito. Ganito talaga kapag naahon tapos nagpapahinga, yung kapag tinamaan ka ng hangin dun sa taas, talagang malamig kapag nagdive ka ulit. Kaya naman eto, warm up muna tayo dito sa mababaw na part lang. At eto, sa taas pa lang, pag on ko pa lang ng flashlight ko, nakita ko kaagad, bumungal kagad ng isdang ito. Kaya naman, ayan, headshot kaagad siya. Hindi ako sigurado sa English name ng isdang ito, mga kasisid, pero kung tawagin ito sa amin ay marangsi. Masarap ito pamprito. Headshot! Ay! Two! Patay agad! At eto, mga kasisid, sa di kalayuan, hinahabol ko, talaki ito. Grupo po ito, pero nung pumili tayo ng isa, magkatabi lang kami ni Katribol Iboy dito.
Kaya lang hindi ako sumenya sa kanya dahil kapag sumenya sa ko, kapag gumalaw yung aking ilaw, sigurado tatakbo yung isdang ito. Kaya naman, pumili tayo ng isa. Kahit medyo malalim, ito nasa 10 di pa ito mga kasisid. Magkatabi kami ni Katribol Iboy dito. Sayang, marami sana ang kasama nito pero hindi ako pwedeng magsenya sa kanya hangga't hindi ko pa napapana dahil sigurado iiwanan tayo ng ganitong klaseng isda. Lalaki ito, mahigit. Siguro nasa 700 grams nito mga kasisid. Malaki na. After ng ilang dive namin mga kasisid, umahon na rin ako at umahon na rin yung mga kasama ko dahil halos mag-uumaga na at pagod na rin yung nag-aalayan ng bangka namin si Don Don. At ayan yung X-Star natin, oh. Ang laking tulong lalo kapag nasa gitna ng laot, na-identify kung nasaan yung bangka namin at the same time nakikita namin si Don Don. At lobat na rin yung flashlight ko after ng ilang oras na dive namin. Kaya no choice talaga, aahon na talaga kami. Ayan, akit na rin sila mga kasisid. Lumabas na yung buwan, oh. Ayan, nakadagdag tayo. Yung marangsilang tsaka talakitok yung na-videoan ko mga kasisid. Yung pugita tsaka yung tatlong pusit ata yan dyan, hindi ko na na-videohan. Dahil yun nga, medyo mapula na yung flashlight ko, hindi na ganun nakikita yung target, kaya ayun na nga, umahon ako. At umahon na rin yan, oh. Sila Angelo. Yan sila Dante. Umahon na rin. At nahuli dito ang umahon si Katribol Babin. Pagkatapos makaahon ang lahat at makasakay sa bangka mga kasisid, inayos lang namin yung mga gamit namin, tapos ayun, nag-desisyon na kami, umuwi na kami. Napana niya, no? At baba! Boy po! Delikado! Bali, hinihiwalay lang. Sige na, paray na lang muna doon. Tagay na lang kukuha. Dito kami mga kasisid sa buyer. Dito lang namin yung mista. Papahay na tayo. Ito na 1438. Okay. Kaya naman. Thank you. Ayan mga kasisid, inaantay namin sila Katribol Babin dahil yung ibang mga isda tsaka yung mga pusit din nila dun sa kabilang bayar. Tapos si Katribol Iboy naman nagluluto ng
pagkain. Ulam. Yan, mag-ano, sinabawan. Sida. Ay, mainit. Kaya, kainan. Sinabawang sisig. Sinabawang sisig. Kainan mamaya, kainan. Oy! Ayan, binuksan na. Binuksan na, mga sisid. Kulo, kulo. Uy! Gopak man ang bayaya. Baga ko na parot. Bali, ito yung sa kabilang bayer, mga kasisid. Hindi maintindihan. Sulat ng ano, parang Koreano. Sulat. Ayan. Basta yun na yun. Yun na. Mga presyo lang tsaka kung ilang kilo. Yung grouper, 1.4. Yung dalagang bukid. Yung sabato. Yung pusit. Yung pugita. Tsaka yung bagulan. Ayan. Oh. Bukas na lang kung magkano lahat. Dahil kakain na kami. Nagugutom na si Katribole Boy. Diba Katribole Boy? Yes! Kain na tayo! Boy! Yan sila oh. Ha? Surahan tsaka ano? Ah! Uy! Papa naman kumakaong, may tinulas ko na. Kain tayo mga kasisid. Mmm. Ah, sarap. Surahan. Mmm. Iba talaga pag fresh. Mmm. Rap. Okay na. Kasihan niya sa ako. Asa na? Wow, wow, wow. Treble ba, Ben? Solve? Kulang pa nga yan, luto. O, kulang pa daw. Duwa lang kabahog. Eh, ka-treble. Sabaw. 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 Kung kabahog, man. Si Mater. Batog. Solve! Solve, mga kasisid. Pahinga lang muna kami tapos ayun, uwi na. Bukas na magbabalansi kasi yung kabilang buyer hindi pa nagbayad. Kung sino nagparayo sa iyo. O bukas na lang, update ko na lang kayo kung magkano lahat yung kinita namin. Gabing-gabi na rin siguro, mga alauna na ngayon or alas dos ng madaling araw. Alright! Good morning mga kasisid. Andito kami sa bahay ni Don Don. Kasama ko si... Antok pa. Katribol ba bin? Inaantok pa. Kasi kasi namin yung ano, lahat-lahat na bayad ng isda. Tapos magbabalansi kami. Don, tulog, mamapit ka. Tulog ba yata? Pakapi naman. Ayun mga kasisid, nandito na ako sa bahay. Bali, lahat ng kinita namin ay kulang-kulang 6,000. So, nagbalansi kami, tig 860 kami. Labas na dun yung pinangmerienda namin, tapos yung diesel dun sa may dun sa bangka. So, ayan, at least sulit yung ano, yung dive natin. Marami kasi talaga yung isda dun kapag season. So, ayan mga kasi, maraming salamat sa patuloy na suporta nyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag nyo pong kalilimutan mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga panibagong video kagaya nito. Maraming salamat. Kita tayo sa susunod na episode.